Check ang inyong email para sa updates tungkol sa inyong funeral benefit claim. Maaari ring i-check ang inyong My SSS account para sa status ng inyong funeral claim application. Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano mag-file ng SSS funeral or burial benefit claim online. Just a reminder guys, ang online filing ng funeral benefit claim is allowed only for SSS member claimant. Whereas, manual filing pa din for non-SSS member claimant. Before we continue guys, if hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please consider subscribing. Pakiclick na din ang bell notification para updated kayo sa next uploads ko, okay? Here we go! Mga dapat ihanda bago mag-file ng SSS Funeral Benefit Claim online. Gumawa ng My SSS account sa SSS website. I-update ang contact information. Mag-enroll ng disbursement account sa Disbursement Account Enrollment Module or DAEM. I-scan ang lahat ng supporting documents at i-save sa JPEG or PDF file formats na hindi lalagpas sa 3MB file size. Mag-login ka lang sa SSS online account mo. Select the Benefits tab and apply for Funeral Benefit. Basahin yung important reminders dito, then i-click ang Proceed. I-encode ang lahat ng hinihinging information ng namatay na SSS member or pensioner. Hintayin ang system validation kung eligible ang member pensioner sa benepisyo at ang computation ng halaga ng funeral benefit. Then click Proceed. Piliin ang applicable information para sa mga sumusunod. Preferred disbursement account na naka-enroll sa DAEM. Civil status ng namatay na member or pensioner. Relasyon o kaugnayan sa namatay na member o pensioner. I-upload ang supporting documents batay sa civil status ng namatay na member at relationship ng claimant sa member. Attach supporting documents like proof to establish SSS membership of deceased member, proof of death, marriage certificate, and proof of payment of funeral expenses, which is optional. Para sa mga miyembro na may asawa, at ang claimant ay ang kanyang surviving legal spouse, narito ang mga documents na kailangan. Proof of SSS membership, death certificate ng member or pensioner, marriage certificate, and proof of payment ng funeral expenses. Maaring mag-submit ng proof of payment ng funeral expenses ang surviving spouse claimant o kaya ay i-certify online na siya ang nagbayad sa funeral expenses ng namatay na member. Kung ang claimant ay ibang tao maliban sa legal spouse, the documents needed are proof of SSS membership, death certificate ng member or pensioner, proof of payment ng funeral expenses, at karagdagang supporting documents alinman ang naaangkop. Duly notarized waiver na pabor sa claimant at pirmado ng surviving spouse. Duly notarized affidavit ng dalawang disinterested persons na nagsasabing hindi binayaran ng legal spouse ang funeral expenses o hindi na matunton ang kinaroroonan nito. And finally, death certificate ng legal spouse kasama ang marriage certificate nito sa namatay na miyembro o pensionado. Kung ang miyembro naman ay walang asawa,
Narito ang mga kailangan documents. Proof of SSS membership, death certificate ng member or pensioner, proof of payment ng funeral expenses, and certificate of no marriage record or SENOMAR. Para naman sa mga cases na kailangan ang over-the-counter filing, isubmit ang mga dokumentong nabanggit kasama ang mga sumusunod. SSS Funeral Benefit Claim Application Form, valid ID cards or documents, proof of disbursement account, and duly notarized affidavit na siya ang nagbayad ng funeral expenses. Kung ang claimant ay ang surviving spouse at walang maipakitang proof of payment ng funeral expenses. Basahin ang certification at i-click ang submit para sumang-ayon at mag-proceed. I-check ang inyong email para sa updates tungkol sa inyong funeral benefit claim. Maaari ring i-check ang inyong My SSS account para sa status ng inyong funeral claim application. That's all guys. I hope that you enjoyed or learned something from this video. See you next time. Bye!